Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat, ngayon po ay Huwebes sa ika-labing isang linggo sa karaniwang panahon, June 16, 2022. At para po sa ating pagninilay sa unang pagbasa na hinango sa aklat ni Sirak chapter 48 verses 1 to 15. Aklat ni Sirak chapter 48 verses 1 to 15. Sa ibang Biblia o sa ibang version, ang Sirak po pwede niyong gamitin yung Ecclesiastico o Ecclesiastes. Sumunod na lumitaw si Elias sa, na parang apoy, parang sulong nagliliyab ang kanyang mga salita. Dahil sa alam ng kanyang galit sa kanilang kasamaan, pinadala niya sila ng tagutom at marami sa kanila ang namamatay. Sa ngalan ng Diyos, pinigil niya ang ulan at tatlong ulit siyang nagpaulan ng apoy. Kagilagilalas ang iyong mga kababalaghan, Elias. Sino ang makatutulad sa mga ginawa mo? Binuhay mong muli ang isang patay. Inagaw mo siya sa kamatayan sa ngalan ng kataas-taasan. Ibinagsak mo ang mga hari at pinukaw sa pagtulog ang mga maharlika at pinapunta mo sila sa kanilang kamatayan. Ikaw ang nakarinig ng mga babala ng Diyos doon sa Sinai at ng mga parusang inihayag niya sa bundok ng Horeb. Ikaw din ang nagtalaga sa mga haring pinili para maghiganti at sa propetang hahalili sa iyo. Sa wakas, iniakyat ka sa langit ng isang ipo-ipo, lula ng isang karwahing hila ng mga kabayong nag-aapoy. Nasusulat na ikaw ay babalik sa takdang panahon upang paglubagin ang galit ng Diyos bago sumapit ang takdang araw para pagsunduin ang mga magulang at mga anak. At muling tipunin ang mga lipi ng Israel. Mapapalad ang mga makakakita sa iyo at yaong mga namatay na umiibig sa Diyos, sapagkat kami rin ay mabubuhay. Nang si Elias ay madala ng ipo-ipo, ang diwa niya'y minana ni Eliseo. Hindi siya natakot kailanman sa sinumang hari at walang sinumang nakapagpasuko sa kanya. Walang gawaing hindi niya makayang gawin. At nang mamatay, pati bangkay niya'y nagpakita ng himala. Nang nabubuhay, gumawa siya ng maraming himala. Ngunit nang mamatay, kapangyarihan niya'y kahanga-hanga. Ang salita ng Diyos. Muli, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, Huwebes, para po sa ating pagninilay sa araw na ito. Bago po ito, no, kahapon, Miyerkules, sa kwento na hinango sa aklat ng mga hari, ikalawang aklat, ngayon ay medyo nag-iba muna tayo, no, ng pinagkunan at ang ating pong, unang pagbasa ay hinango sa aklat ni Sirak. Kung kahapon po ay narinig natin ang pamamaalam na ni Elias, na siya po ay dinala na, iniakyat sa langit sa kay ng umaapoy na karwahe at umaapoy na mga kabayo, no? At siya'y kinuha na ng Panginoon. At sa kanyang pag-alis, nainaibili naman kay Eliseo ang mga gawain at responsibilidad na dating gawain ni Elias, no? Iniwan sa kanya ang balabal. At dito sa aklat ni Sirak ay muling ipinapaalala sa atin kung sino nga ba si Elias, ano ang kanyang mga ginawa, ano ang mga ipinagawa ng Diyos sa kanya na kanya pong na natapos, no, ng mga misyon. Parang pawang kabutihan, pawang magaganda ang kanya pong ipinapaalala sa atin tungkol kay Elias, na talagang kung pagninilayan natin, no, tayo ba sa
kung sakasakali na tayo po ay kukunin na ng Panginoon. Usong-uso kasi yung kapag burol, di ba, no? Kapag burol o may namatay, mayroong mga testimonies, no? Naisip po ba kaya natin na ano kaya ang masasabi ng mga tao sa atin kapag tayo po ay namatay na? Ano kaya ang ikikwento nila sa mga makakarinig o sa mga susunod na henerasyon na sino ka, ano ang nagawa mo, ano ang naidulot mo sa buhay nila? Maganda rin po yun na habang tayo po ay nabubuhay pa ay pinagsusumikapan natin makapag-influence, no? Sa kahit na maliit na paraan, sa tamang pamamaraan na ma-influensya natin ang mga tao na manumbalik sa Diyos, na maging matatag, na makabangon sa kanilang pamumuhay. Yun nga, no? Sa tingin niyo po ba, kapag tayo po ay nahiga, no, sa kabaong at pinaglalamayan tayo ng ilang araw, ano ang mga memories, ano ang mga alaala na titimo o matatanim sa isipan ng mga taong nakasalamuhan natin, mga nakasama natin? Meron kaya silang masasabing maganda tungkol sa atin? Yung kumbaga, no, may maraming malalaking tao, ano ba maisusulat sa libro tungkol sa iyo na paulit-ulit na babalikan ng mga tao, ng mga estudyante, ng mga kabataan, at magiging inspirasyon din sa kanila habang sila po ay nagpapatuloy sa kanila rin ng mga buhay-buhay. Hindi lang tayo basta nabubuhay dito, pampasikip sa mundong ito, dagdag bilang. Naniniwala ako na lahat tayo po ay tinawag ng Panginoon, nilikha ng Panginoon, binuhay sa mundong ito with a purpose. Walang tao yung wala lang, no? Wala pong ganun. Lahat tayo ay may purpose sa mundong ito kung bakit tayo nabuhay. Pero sana po mas makita natin yung magandang dapat nating iniiwan. Minsan po, no? Ano ba sa mga magulang, paano ba kayo maaalala ng iyong mga anak? Maaalala ba kayo dahil sa mga aral na iniwan ninyo, na ituro ninyo? O baka naman maaalala lang tayo sa, o maaalala lang kayo sa mga material na bagay na naibigay po ninyo? So, igit na maalaga po ang mga aral, dahil sabi nga, ito ay maituturing din na kayamanan ng mga anak. No, yung mabubuting aral na kanila rin maipapamana sa kanilang magiging mga anak. So, sana po habang may panahon pa, pag sumikapan natin makagawa ng mabuti, ng tama, na sa ganon ay mayroon din masabi sa atin ang mga tao sa sandaling tayo po ay kunin na rin ng Diyos. Muli, isang magandang araw po sa inyong lahat.